Today we will be talking about the art of lying. Now, as we all know, lying or not telling the truth is generally wrong. You shouldn't do it, you know, as much as possible. You should avoid telling lies, and I'm pretty sure you also don't want to be lied to. But then again, no matter how good we think we are or how hard we try to be good all the time, there are still instances wherein we can't help but lie. Diba? We all do it. We all lie. O siguro may magmamalinis dyan ang sasabihin, ako? Nagsisinungaling? Hindi kayo! Well then, in that case, I'm going to prove you guys wrong because today, I'm going to give you the top 10 lies that we all say. Number 1. I have read and agreed to the terms and conditions. O diba? Unang-una pa lang, for sure, nagawa mo na to, nasabi mo na to, nagawa mo na to, pagsisinungaling na to. Diba pag nag-create ka ng email ad or gumagawa ka ng account mo sa Facebook, ganyan, or sa kahit na anong pinag-o-openan mo ng account, diba? Pero nagpa-pop up dyan na napakahaba-haba ng mga terms and conditions, you know, related sa pag-create mo ng account na yon or sa pag-subscribe mo into something, ganyan. At syempre, dahil napakahaba-haba nga, hindi mo na binabasa yon, diba? Chine-check mo na lang agad para magawa mo na agad yung account mo, diba? Kasi nga, pag in-open mo nga naman, scroll pa ng scroll, ang haba-haba, diba? Ain't nobody got time for that! So, nag-a-agree ka na lang kahit na hindi mo naman talaga nabasa yung mga terms and conditions. Diba? Number 2. On the way na ako! Eto universal to. Kahit saan lupalop ng mundo mo pa siya gamitin, kahit ipa-translate mo pa sa iba't ibang lengguahe, pag sinabi mo na on the way ka na, you are never really on your way! Diba? And then, hanas lang yun, diba? Kasi kung on the way, dapat nasa daan ka na, diba? You're on the move. Patungo ka na dun, papunta ka na dun, as in, on your way nga, on the way nga. Pero imbis na ganun yung nangyayari, alam naman natin na ganito ang ibig sabihin ng on the way mo. Hello? On the way na ako. 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 Ah, diba? On the way pa more. Number 3. Okay lang, busog pa ako. Or, okay lang, hindi pa ako gutom. Now, etong ka-etchosan na to or kasinungalingan na to ay nasasambit mo kapag, for example, pumunta ka sa bahay ng isang tao or pumunta ka sa school or pumunta ka sa workplace mo. Tapos, nagkataon na yung mga tao doon ay kumakain. At dahil naabutan mo nga sila na ganon, syempre, i-offer nila sa'yo yung pagkain nila. So, tatawagin ka nila at sasabihin, come on, join us, diba? Kain lang, gusto mo? Pero syempre, dahil minsan nauuna din naman yung hiya natin, kesa doon sa pag-rumble ng chan natin, diba, yung gumugrug-grug-grug-grug na yung sound effect ng chan mo, magpapanggap ka na hindi ka gutom. Or, sasabihin mo na busog ka pa kasi kakakain mo lang sa bahay ninyo or kung saan ka man nanggaling. Pero ang katotohanan dyan, gutom na gutom ka at naglalaway ka na dahil masarap yung ulam nila. Pero syempre, dahil nagsinungaling ka na nga, uupo ka na lang dyan, tas titiisin mo. Then pagdating mo sa bahay ninyo, Number 4. Gusto mo? Kuha ka lang. Now, eto, nangyayari naman to kapag ikaw yung may pagkain, di ba? Yung ikaw yung currently na kumakain, tapos may dadating na friend mo, or classmate mo, or workmate mo, ganyan, tapos lalapit sa'yo. And then, syempre, dahil, you know, you want to come across as a good person, at syempre, yun yung basic na dapat mong gawin kapag may lumapit sa'yo habang kumakain ka, ganito ang gagawin mo. Gusto mo? Kuha ka lang. Kahit na deep inside, sana wag siyang kumuha. Hindi, okay lang. Oh yeah! Or, kung kinuha talaga nila yung offer mo at kumuha talaga ng pagkain mo, ang iniisip mo naman ay, gusto mo? Kuha ka lang. Sure. Ay, pinatulan talaga.
Grabe! Dami naman kumuha nito. Thanks ba? Pagkain mo, te. Ikaw bumili. Hala. Number 5. Pasensya na kung wala akong may papautang sa'yo. Wala rin kasi akong pera eh. Okay, fine. Minsan totoo talaga to, yung wala talaga tayong may papahiram sa kanila. Because, you know, meron mga bills na kailangan bayaran, meron tayong gustong bilhin, meron tayong mas important na pagtutuunan ng pera. Talagang nangyayari siya. But, aminin mo, most of the time, pag may nangutang sa'yo, sinasabi mong wala kang pera. Kahit ang totoo naman, merong. Minsan, ang dami-dami mo pang pera. Kaso, alam mo kasi na yung nangungutang medyo may history na hindi siya nagbabayad ng utang, ganyan, medyo antagal-tagal bago bayaran yung utang. Or kung for example, yun nga pre-namis na babayaran ng Monday, nagbayad talaga siya on Monday, pero half lang or 1/4, ganyan. So, you know, installment basis na yung pagbabayad ng utang. Pero most of the time, utang kalimutan, or you know, nung umuutang sa'yo, ang ganda-ganda ng presentation, ang daming edges, ang daming pahanash, di ba? Pero nung singilan time na, tataguan ka lang din naman. Kaya minsan, mas pinaprefer mo nalang na magsinungaling, na wala kang pera, to save yourself from all the stress and hassle of making habol to the nangutang sa'yo. So, yeah. Number 6. Ako rin, hindi ko pa nabasa. Or, ako rin, hindi pa ako naka-review. For example, may graded recitation sa school. Pero yung student, hindi masyado sure kung yung binasa niya ba ay fully na naintindihan niya, ganun. Or, you know, hindi niya as in 100% memorized yung mga binasa niya. So, sasabihin niya na lang na hindi niya pa nabasa para wala masyadong pressure, diba? Para pag nagkamali siya, hindi siya masyado i-judge ng mga classmate niya, diba? So, parang iisipin na lang, wow, stop knowledge, ganon, diba? Pero more often than not, ang gumagamit talaga nito, yung mga brainy mong classmate, diba? Yung mga patatalino, yung mga genius, ganyan. Especially kapag exam period, para walang kumopya sa kanya or sa kanila. Kasi syempre, di ba, kung ikaw, hindi ka talaga naka-review, o, di ba, tapos sinabi pa ng kaibigan mo or sinabi ng katabi mo, hindi rin siya naka-review, mangungopya ka ba sa kanya? Syempre, hindi, kasi sinabi niya hindi naka-review, di ba? Mangungopya ka dun sa nagsabing naka-review sila. O, di ba? So, naiwasan niya na nga na may mangopya sa kanya, magtatak pa siya sa klase ninyo, siya pang makakuha ng top score. The moves! Number 7. Bukas na lang. Isa pa to. Classic pa to. Ang daming scenario or ang daming bagay or ang daming tao na pinanggagamitan natin tong kasinungalingan na to. Diba? Sa pagdadayet. O, diba? Magsistart ka na sana today. Pero naisip mo, bukas na lang Sunday para beginning of the week. Diba? Sa paggawa ng homework mo, may time ka naman today. Pero, bukas na lang kasi lalabas pa kami ng mga friends ko tonight. Kapag may nagyaya sa yung lumabas pero hindi mo masyado siyang bet or hindi mo masyadong feel yung pupuntahan ninyo or yung mismong tao, di ba? Bukas na lang. Wait lang. Ayun na, dapat ako magsa-start na mag-diet, di ba? Bukas na lang. Diba? Puro bukas na lang. Bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang. Hanggang sa hindi ka na nauubusan ng bukas. Number 8. Sorry, di kasi ako pinayagan ng parents ko eh. Pawi na lang ako next time. Or, sorry, ang dami ko pa kasing gagawin eh. Busy ako, next time na lang. No, eto ang feeling ko makaka-relate dito mga yung like, teenagers, ganyan yung papuntang adulting na, yung mga young adult, ganyan. Yung tipo na, alam mo yun, for example, may bigla ang trip, may biglang nag-iaya sa'yo, ganyan. Yung tatawag sila sa'yo, tapos sasabihin, "Hoy, tra, join us! Party, party lang, ganyan." Or pwede rin naman, "Uy, kamusta ka na? Long time no see, shoot naman tayo." Ganon. Or for example, random movie marathon, or gusto lang kumain sa may labas, ganyan, gusto lang mag-hangout, tropa-tropa, chill-chill, ganyan. Pero alam mo yun, you're not exactly in the mood to hang out, you know, wala ka dun sa mingling or socializing mood. But you know, at the same time, you don't wanna hurt the feelings of yung tao na nagtawag sa'yo, kasi you know, they just want to hang out with you, kaya
nasasabi natin to excuse na to. Pero most of the time, aminin mo. Aminin natin. Di ba? Pag sinasabi natin itong mga linyang to, itong mga kasinungalingan na to, ang totoo dyan, ganto. One minute, 37 seconds later. Minsan, sinasabi na lang nila na hindi sila pinayagan. Pero ang totoo, ni hindi nga nila tinanong sa nanay at tatay nila. Wala eh, tumatandaan na tayo eh. Number 9. Ang cute ninyo! Alam mo, bagay kayo. Kailangan ka pa ba i-explain to? Diba? Think you guys already know kung saan or kailan natin ginagamit tong, you know, kahibangan or kasinungalingan na to. Alam mo yun, yung tipo na may crush ka, may natitipuhan ka, or may mahal ka na nga eh. Sa tingin mo, siya na yung the one, ganyan. Sa tingin mo, dapat kayo yung together, dapat kayo yung couple, ganyan. Pero for some reason, mukhang yung universe ay hindi pabor sa inyong dalawa. Hindi ikaw yung gusto eh. Hindi ikaw yung nililigawan. Hindi ikaw yung jowa. Diba? So, on the outside, happy-happy ka lang. Like, ang cute niya, guys. Like, oh my God. Pero syempre, sa puso mo, sa isip mo, ganito talaga yung nafe-feel mo. Crush naman. Why can't you see? Why can't you see, diba? You belong with me. Hindi kayo bagay. Hindi kayo bagay. Tayo. Tayo yung bagay. Tayo yung meant to be. Tayo yung soulmates. Tayo yung may forever dapat. Tayo dapat. Ikaw, ako, tayo. Hindi ikaw at siya. Pero sige. Kung siya talaga pipiliin mo. Pwede pumunta sa kanya. Eto. Sasayangin mo to. Ipapalit mo dyan. Diba? Nandito na ako. Complete package. Pipili ka pa ng iba. Hahanap ka pa ng iba. Nandito lang ako sa harap mo. Magpapalit mo to. Ito. Pero lahat ng to. Dyan. Di naman ako na-inform, wala ka palang taste. Sige, mag-enjoy ka dyan. Pwede kayo na, kayo na yung masaya, kayo ng relationship goals, kayo na yung kilig-kilig. And last but definitely not least, number 10. Okay lang ako. Hindi ka crush ng crush mo. Okay lang ako. Nakipag-break sa'yo yung jowa mo. Okay lang ako. Nasisante ka sa trabaho. Okay lang ako. Bumagsak ka sa exam niyo. Okay lang ako. Wala silang tinirang ulam para sa'yo. Okay lang ako. Nginit-ngit ng aso yung sapatos mo. Okay lang ako. Nasiraan ng gulong yung kotse mo. Okay lang ako. Hindi makakauwi yung mommy or daddy mo sa birthday mo. Okay lang ako. Na-cancel yung favorite TV series mo. Okay lang ako. Pinamigay nila yung aso mo. Okay lang ako. Ayaw kang papasukin ng guard kasi nakalimutan mo yung ID. Okay lang ako. Nakalimutan mong mag-deodorant kaya medyo nangangamoy yung kilikili mo. Okay lang ako. Hindi umabot ng 100 likes yung profile picture mo. Okay lang ako. Hindi pa inaccept ni crush yung friend request mo. Okay lang ako. Diba? Yung tipong kahit anong kamalasan na lang yung nangyari sa'yo, kahit anong kaletsehan na yan, parang ikaw yung target. Ikaw yung favorite, di ba? Ikaw yung gustong-gustong puntahan na mamalas na yun, di ba? Kahit na deep inside naman na talaga, ang nafe-feel mo, ganito. So there you have it, guys. Those are the top 10 lies that we all say. Or, you know, we all have said kung ginawa mo na siya in the past and not currently
you know, you're not actually using them now. So, ano, magmamalinis pa kayo? Magde-deny pa kayo? Sasabihin niyo pa sa akin na hindi kayo nagsisinungaling? If I know, yung 1 to 10 na yun, nasabi niyo na yun or nagamit niyo na yun at least once in your life. O, di ba? Kaya wag mo nang lokohin yung sarili mo. Lahat tayo nagsisinungaling. Don't get me wrong, I'm not encouraging you guys to lie. Because, you know, lying is wrong nga. I'm just basically showing those people that think they're above us because they don't lie daw. Ganyan. Na, actually, you do. Di ba? So, you know, you're just like the rest of us. Before ending this video, I would just like to say hello to Julian Racacho and Mark James Pudino, who happen to be classmates of my little sister again, and Grade 6 knowledge pa rin, Holy Spirit Academy Flubag. Hi guys! But since I realized that it would be quite unfair or medyo biased na masyado kung puro classmates lang nung kapatid ko yung sina-shoutout ko dito sa channel ko, I've decided to make it an official thing on my channel. All you have to do is to write a movie title down below, you know, a movie that you have watched, and if it so happens that I have watched the same movie, then I'll give you a shoutout on my next video. Pero since I know that there are a lot of movies and baka yung i-comment niyo ay hindi ko pa napanood, I'm gonna give you guys a little bit of like parang taste or kung ano yung preference ko in movies. Now when it comes to the genre of movies, I don't discriminate, you know. I think I have watched every single type of parang movies, ganyan. But more often than not, I lean to or prefer, you know, rom-com movies or just straight up comedy movies, you know, with physical comedy or slapstick, ganun. And then, you know, drama movies, crime, or, you know, yung parang mga like, you know, murder, mystery, solving type of movies, fantasy, I also love them, sci-fi, horror movies, of course, and my ultimate favorite genre would have to be thriller, preferably, or more particularly, psychological thrillers. So, yeah, that's it. I think this is also great because we get to know each other or we get to see kung ano yung mga type ng movies na nagustuhan rin natin both. So, I think this will be fun. So, that's it, you guys. If you guys like this video, don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, it's not too late. Just click on the subscribe button down below. Also, don't forget to click on that bell beside the subscribe button in order to get notified each time I post a new video. If you guys have any other suggestions on what videos I should do next, then just leave me a comment down below and I'll do my best to make that happen. That's about it for me this week. See you again next time here on Jam Pack.